Maniniwala ka ba kung sasabihin kong may isang rogue ninja na mula sa Yuga Clan na may sapat na lakas para talunin at maltratuhin si Itachi at Shisui sa isang labanan? To the point na halos mapatay na nga niya si Itachi at Shisui nang magkasama. Atin niyang kilalanin si Mukai Kohinata, ang natatanging Yuga Clan member na nagawang talunin si Itachi at Shisui sa labanan. Pero bago yan, pakipindot nga muna ng follow o subscribe button dyan para updated ka naman sa mga lecture ni Andre Senpai. Sa akin ka makinig, huwag sa teacher o prof mo. The joke lang. Mukai Kohinata. Si Mukai nga ay makikilala natin sa Itachi Shinden novel na Book of Bright Light. Si Mukai nga ay miyembro ng isang pamilya na dati nga ay kasama sa main family ng Yuga Clan. Nakalaunan nga ay piniling tumiwalag sa Yuga Clan at nagsimulang makipag-breed sa mga normal na tao na walang Byakugan. At even though ilang henerasyon na nga yung nagdaan bago pinanganak itong si Mukai at normally nga, dapat wala na o sobrang liit na ng chance na ma-awaken ni Mukai ang Byakugan. Dahil sa ilang henerasyon na nga ang nakalipas, dapat ang Byakugan genes niya ay humina na o nawala na. Pero surprisingly, na-awaken nga niya ang Byakugan. Ang kaso nga lang, isang mata lamang ni Mukai ang may access sa Byakugan. At kulay black o normal lang ang kulay ng mata nitong si Mukai kapag hindi naka-activate ang kanyang Byakugan. Unlike your Yuga Clan members na puti ang mata kahit hindi naka-activate. Katulad nga ito ng mata ni Himawari Uzumaki na blue ang kulay kapag hindi naka-activate ang Byakugan. Si Mukai nga din ay naging isang Konoha Shinobi na may ranggong Jonin. At sinasabi nga na sobrang talentado nitong si Mukai bilang isang ninja na ang talent nga niya ay katumbas na ng talento ni Itachi Uchiha. Nagkaroon nga siya ng karir na maraming accomplishments at eventually nga ay naging membro nga siya ng Anbu Black Ops immediately matapos siyang mapromote bilang isang Jonin. At even though secret at isang pribadong tao itong si Mukai na hindi masyadong kilala sa publiko, isa nga siyang ninja na pinagkakatiwalaan mismo ng buo nitong si Third Hokage na si Hiruzen. Isa nga ang sobrang lakas na ninja nitong si Mukai at matindi nga rin yung kanyang experience bilang isang ninja. Kahit nga itong si Danzo Shimura ay sinasabi nga na itong si Mukai daw ay maikukumpara niya kay Itachi Uchiha. At kilala nga itong si Mukai bilang isang ninja na kayang makipaglaban sa sobrang daming kalaban nang siya lang mag-isa. At ang kakaiba nga dito ay kaya nga niyang tapusin yung labanan nang wala siyang galos. Ganun siya kalupit. At kahit nga nung time na naka-inkwentro nitong si Mukai, si Itachi at Shisui Uchiha, noong siya ay naging rogue ninja, ay confident nga siya na kaya niyang lampasuhin ng dalawang Uchiha na ito. Mamaya ko ikikwento kung paano siya naging rogue ninja at paano niya nakalaban si Itachi at Shisui. Alamin nga muna natin yung mga kakayahan nitong si Mukai. So pag-usapan naman nga natin ang Byakugan nitong si Mukai. Gaano nga ba ito kalakas? So tulad nga ng sinabi ko kanina, isa nga lang ang Byakugan nitong si Mukai. Pero sobrang tindi nga gumamit nitong si Mukai ng kanyang Byakugan at masasabi ko nga mas magaling pa nga siya kay Neji o Hinata sa paggamit nito. Tulad ng normal na Byakugan ay kaya nga niyang makakita ng mga chakra pathway ng mga tao o living organisms gamit ang kanyang Byakugan na nagagamit nga niya para atakihin ang mga tenketsu points ng kanyang mga kalaban. At ginagamit nga niya din itong Byakugan para itrack ang mga kalaban na nagtatago sa paligid-ligid. Alam nga din niya kung paano i-handle yung blind spot ng kanyang Byakugan. Nagtraining nga siya ng matindi para lang makaisip ng mga jutsu o techniques na kanyang magagamit para kapag siya ay inatake ng kalaban sa kanyang blind spot ng kanyang Byakugan ay kaya niya itong i-counter. Pagdating naman sa taijutsu ay matindi nga rin yung abilidad nitong si Mukai. Dahil nga sa Byakugan ay may advantage siya sa hand-to-hand combat. Kaya niya nga mag-react ng mabilis sa mga atake ng kalaban dahil nakikita nga niya yung paggalaw ng chakra at pagdaloy nito sa katawan ng kanyang mga kalaban. At kaya niya nga ring atakihin ng mga weak points ng kalaban dahil sa Byakugan niya. Kaya nga din niyang gamitin ng Gentle Fist taijutsu ng Yuga Clan. Although hindi ito yung full version ng Yuga Clan Gentle Fist, mayroon pa ring knowledge itong si Mukai sa paggamit ng basic 8 trigram skills. At ang special nga sa Gentle Fist nitong si Mukai ay kaya niya ngang inalify kahit mga malalaking projectile jutsu. O basically kaya niyang gamitin ng Gentle Fist para sa mga jutsu o chakra mismo, hindi lang sa tao. Kaya niya nga hatiin ng isang malaking Great Fireball jutsu nang walang kahirap-hirap gamit ng Gentle Fist na normally nga ay hindi kayang gawin ng isang Yuga Clan member dahil ang defense nga lang na kayang gawin ng Gentle Fist ng mga Yuga Clan member ay usually mga rotation techniques, hindi katulad nitong si Mukai na mga strikes mismo yung kanyang ginagamit sa pag-nullify ng mga jutsus. At unlike nga o hindi katulad ng mga main member ng Yuga Clan, itong si Mukai nga hindi lang tenketsu at normal Gentle Fist yung ginagamit sa labanan. Sobrang brutal nga kasi nitong si Mukai. Binubutas nga ni Mukai talaga yung mga tiyan ng kalaban sa labanan at dinudukot yung kanilang mga bituka, puso at iba pa palabas sa kanilang katawan. Ganyan kabrutal makipaglaban si Mukai. So paano nga ba naging rogue ninja itong si Mukai at paano niya nakalaban at nagawang talunin si Itachi at Shisui nang magkasama? So bilang isang Konoha Anbu member, ang sahod nga nitong si Mukai ay hindi sapat dahil mayroon nga siyang anak
na may sakit at hindi nga sapat yung kinikita ni Mukai. Kaya naman napilitan nga siyang maging spy ng Hidden Mist Village na kung saan bibigyan nga niya ng impormasyon ng Hidden Mist sa mga galaw ng Konoha kapalit ng pera na makakatulong para mapagamot niya yung kanyang anak. At sino nga ba ang namumuno sa Kirigakure during this time? Walang iba kundi ang Masked Man na si Obito na kinokontrol nga ang Fourth Mizukage na si Yagura gamit ang Genjutsu ng Sharingan. Then isang araw ay na-assign nga itong si Mukai kasama si Itachi, Kakashi at iba pang Anbu para maging escort ng Daimyo of Feudal Lord ng Land of Fire. Habang naglalakbay nga sila ay bigla na lang may dumating na lalaking nakamaskara. Ito nga ay si Obito, o kilala nga noon bilang The Masked Man. Pagdating nga ng Masked Man ay lahat nga ng Anbu members ay nabigla at agad nga silang napasa ilalim ng Genjutsu nitong Masked Man. Ang tanging hindi lang tinablan ng Genjutsu dito ay si Kakashi. Natagalan nga bago ma-release ang Genjutsu dito kay Mukai. Pagising nga niya ay wala na ang Masked Man. So alam nga ng Masked Man ang tungkol dito sa Daimyo at Feudal Lord location at mission ng Anbu dahil nga mayroon silang spy sa Konoha at ito nga si Mukai. Then lumipas nga ang ilang taon o panahon. Sa isang day off nga nitong si Mukai ay gumawa nga siya ng shadow clone para magstay sa village para alagaan yung kanyang anak. Habang ang totoong Mukai naman ay papunta sa Hidden Mist para magbigay ng impormasyon mula sa Konoha bilang isang spy. Meanwhile, inassign naman itong si Danzo, si Shisui at Itachi para paslangin itong si Mukai dahil nalaman nga nila na nagtatraidor itong si Mukai sa Konoha. Kaya naman sinundan nga nila ang tunay na Mukai sa meeting pero pinatay na nga nila kaagad yung mga Hidden Mist Shinobi na dapat nga ay makikipag-meeting dito kay Mukai. Then kinompronta nila itong si Mukai noong naabutan nila si Mukai. Kinausap nga nila si Mukai at sinabing sumuko na lang. Pero hindi nga sumuko itong si Mukai. Alam nga niyang kahit sumuko siya ay paparosahan lang din siya pagbalik sa Konoha. Kaya naman pinili na nga lang niyang labanan at paslangin itong si Itachi at Shisui at nagdesisyon na tuluyan na nga siyang magiging rogue ninja. Inactivate nga niya ang kanyang Byakugan at inatake si Itachi at Shisui. Sinugod nga niya si Itachi gamit ang isang atake na balak tanggalin ng laman loob ni Itachi. Pero it turns out na isa palang clone o crow clone yung nasaksak dito ni Mukai. Then inatake nga ni Shisui itong si Mukai na umatake dito kay Itachi. Pero pagsaksak na dito ay isa pala itong shadow clone. Ang totoong Mukai pala ay nasa likod na nitong si Itachi. Matindi yung naging mind games dito guys. Talagang Naruto talaga yung labanan. Hindi nga nakareact dito si Itachi. Then inatake nga ni Mukai ang mga tenkitsu points nitong si Itachi gamit ang gentle fist. Madaming tinamaan dito si Mukai pero hindi niya natapos yung kanyang atake dahil nga umepal itong si Shisui kaya naudlot nga yung combo nitong si Mukai. Umatake nga si Shisui mula sa blind spot nitong si Mukai. Pero dahil nga alam o preparado nga si Mukai sa mga ganitong galawan ng mga kalaban na tinatarget ang blind spot ng Byakugan, e nagawa nga niyang makounter si Shisui. At dito nga e nasakal niya si Shisui sa leeg na halos mamamatay na nga dahil matindi nga yung pagkakasakal dito. Habang sinasakal niya nga si Shisui, e unti-unti nga lumalakad si Itachi na halos pilay at nangihina na towards kay Mukai. Nagbigay nga ng warning si Mukai na hindi nga siya tatablan ng Sharingan Genjutsu. So immune nga itong si Mukai sa Sharingan Genjutsu. Pero bigla nga napaisip dito si Shisui. Paano kung Mangekyou Sharingan Genjutsu ang gamitin kay Mukai? Dito nga e biglang napatingin si Mukai sa mata ni Shisui. At dito nga e bigla na lang siyang napasa ilalim ng Genjutsu ng Mangekyou Sharingan nitong si Shisui. Bago nga tuluyang makuha na ng impormasyon ni Shisui itong si Mukai gamit ang Genjutsu. E ang ginawa nga nitong si Mukai bago siya tuluyang ma-fall under Genjutsu 100% e iniwa nga niya kaagad yung kanyang tiyan. Para siya nga ay hindi na makapagsalita at para siya ay agad mamatay at hindi makapagbigay ng mga impormasyon tungkol sa pagiging spy niya. At dito nga ay tinanong niya muna si Shisui kung ano nga ba ang Mangekyou Sharingan dahil ngayon nga lang daw niya ito na-encounter. Pero hindi nga siya sinagot ni Shisui. Pero later on ay nagsisi nga si Mukai at sinabi nga niya yung kanyang mga kamalian dito kay Itachi at Shisui. Bago nga siya mamatay, isinubukan pa niyang manigarilyo dahil mahilig nga siyang manigarilyo o magyosi. Pero hindi na nga kaya ng katawan niya na humawak ng sigarilyo kaya naman si Itachi na nga mismo ang nagsubo ng sigarilyo sa bibig niya. At ito nga isinindihan itong si Shisui. At dito na nga namatay at natapos ang storya ni Mukai Kohinata, ang one-eyed Byakugan rogue ninja ng Konoha. Pakipindot naman ng like kung umabot ka sa puntong ito ng video. Also comment down your thoughts about sa ating content for today. Bakit nga ba si Minato ang originally pinakamalakas na Hokage at hindi si Hashirama? At bakit hindi pinakilala ni Kishimoto ang Namekaze clan? Alamin sa pamamagitan ng pagpindot sa video sa screen.